Mga ka-PL, magandang tanghali po sa inyong lahat. Napanood niyo po ba yung video ng babae na nag-viral? Yung habang nagkakaraban sila Bongbong Marcos, biglang lumapit itong babae na nag-abot ng pera at may sulat pa mismo kay Bongbong Marcos. Kung hindi niyo pa po napanood yung mga ka-PL, ipapakita ko po sa inyo yung video. At siyempre, ipapakita ko rin sa inyo, ipapanood ko rin po sa inyo yung video pa rin kung gaano kasalbahe itong si Yorme Esco. Ha? Papakabait! Ha? May video ako, ipapanood ko po sa inyo mga ka-PL. Pero bago ko po simulan, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, makikisuyo, pasubscribe naman sa aking munting channel, pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo sa natin upload at huwag nyo po kalimutan mag-like. Okay, pero yung dalawang video na yan, dalawang video, bago ko pa ipapanood sa inyo, basahin ko lang muna ito. Naaangasan kasi ako eh. Kilala niyo ba yan si Alvarez Pantaleon? Medyo ang yabang ng dating talaga niya eh, no? Maikli lang ito, babasahin ko na ito para sa inyo, no? Dalawa lang ang maglalaban, si Mr. Marcos at si Vice President Lenny Robredo. Opo, alam po namin yan. Kaya nga, inaaraw-araw ko sa Lenlen dito sa channel ko. Ha? Lagi ko siyang binuboljak, lagi ko siyang dinudurog, ha? Isinisiwalat ko yung mga masamang plano. Ha? Kaya nga, hindi nakapagtaka na si Lenlen lahat ng paraan, pandaraya, gagawin para lang manalo. Kasi alam niya po, dalawa lang sila ni Bongbong Marcos ang maglalaban. Pero, sorry, ito po ang mananalo. Hindi ito. Lenlen, ganito ka o, loser. Tuloy ang basa. Ito ang mga nakikita ni dating Duterte, Alay at Partido Reforma, President Pantaleon Alvarez, kaya't lumapit siya sa pag-endorso kay Presidential Candidate Vice President Lenny Robredo, kasunod ng pagkalas ni Presidential Candidate Senator Ping Lacson sa reforma. Paano hindi kakalas si Ping Lacson? Ibinunyag po ni Ping. Matagal na pala ninyo siyang inaabandona. Wala kayong pakialam sa kanya. Tapos kayo, agad-agad kayong lumipat sa kampo ni Lenlen. Dahil malamang siguro nabigyan kayo ng 800 million. Eh, yun ang sinabi ni Ping Lacson, di ba? Pinalalabas niya na nagbigay pala si Lenlen sa inyo, ha? Mr. Alvarez ng 800 million. Kaya ang bilis yung bumaliktad, ang bilis nyo rin pong inindorso si Lenlen. Inindorso nyo, akala nyo naman, kalaki-laki ng grupo ninyo. Baka sa TUCP pa lang, wala na yan eh. Wala na po kayo eh. Ito tuloy. Ngayon, heto na naman tayo. Ito pong sabi niya. Ngayon, heto na naman tayo. Yun yung unang laban, Marcos Senior versus Corey. Ngayon, mauulit. Pangalawang laban, Marcos Junior naman daw versus Lenny. Eh, gusto ko naman na yung pinaglaban ko noon ay paglalaban ko rin ngayon. O hanggang ngayon, dagdag ni Alvarez. O di sige po, ipaglaban po ninyo, sir. Kung ano yung nasimula niyong laban noon, ituloy nyo lang ngayon. Tandaan nyo po, ito na ang huling laban ninyo. Sa susunod wala na. Dahil ang susunod na Marcos na uupo, si Sandro pa, matagal-tagal pa yun at alam, malamang, wala na kayo. Matanda na kayong panahon na yun. Pag dumating yun, ano? Eh, marami pang dadaanan. Pagkatapos ni Marcos, Inday. Oh, andiyan pa si Bato, andiyan pa si Bongo. Bago pa si Sandro, wala na kayo nun? Okay, o ito na. Ipapanood ko na po sa inyo yung video mga ka-PL, ha? Para unahin ko yung kay ano, kay Isko. Patawarin ko muna kayo bago ko po kayo paiiyakin, okay? O. Dalawa nga pala yung video ni Bongbong Marcos. Yung una, ipapakita ko, pero idinugtong ko na lang, yung paano siya sinugatan at tandaan nyo yung nasugatan siya dito. Ito yung video na yon. At yung pangalawa, yung ale nga na lumapit kay Bongbong Marcos at nagbigay po ng
tulong, pera, pero siyempre hindi po tinanggap ni Bongbong Marcos, mga ka-PL. O ito po, unahan ko, unahin ko yung kabastusan ni Isko, ha? Hello? Oh, kita niyo, babae? Babae? Pak, pak, pak. Isa pa, isa pa. Ay pa. Ayan. Oh. Oh. Pak, pak. Kawawa. Kawawa naman yung ali. Ha? Excited na kang ngiti. Ayan. Paparating na kanya yung kanyang magiging pangulo, yung kanyang iboboto. Tapos biglang pinalukan. Lumayas ka diyan. Ang tagwa. Siguro nasagwaan si Isko ng pagmumuka. Plano sigurong yumakap pa yata nung ali kay Isko. Binastos ni Isko po. Itinakwil. Tupe. Sabi ni Isko, kawawa naman yung ali. Tuntua yung ali ko talaga, Isko, napakabastos mo. Yun na nga lang yung pinakamalupit mong tagahanga eh. Babastusin mo pa. Hindi mo na lang sinabing, excuse lang po ate, excuse lang po. O kaya, kinamayan nyo man lang muna bago nyo pinatabi. Hindi yung dinagukan nyo na halos eh. Eh, para lumayas yung tao, kabastos nyo naman. Tumatakbo ka sa pagkamangulo, di ba? Tapos ganyan yung asta mo Isko, kabastos mo talagang tao ka. Eh, karapat dapat ka hindi manalo. Bastos nung tao doon. Kawawa yung ali. Ali, kung sino ka man, lipat na po kay Bongbong Marcos. O ngayon pa lang, alam nyo na yung ugali ni Isko, bastos. O ito na, panoorin nyo po kay Bongbong Marcos naman ako. Nakakaiyak talaga. Matigas na po kayo pag hindi kayo naiyak sa yung video na to, ipapanood ko sa inyo. Itong dalawa po magkasunod, maiiyak talaga. Ako nga ha, halos tumulo po yung luha ko, pinipigilan ko na po mga ka-PL. Eto po, panoorin po natin. Ayan. O. Ito yung panahon na nasugatan yung kanyang kamay. Tingnan yung mukha niya, nakakaawa talaga. Yung reaksyon nung nasaktan na, ayan o. O, kita nyo? Pero nagalit ba siya? Ha? Tinignan niya lang yung kamay niya, o. Isa pa. Oh. Matino nakikipagkamay yung tao? Oh. Akala niya lahat kanya nandiyan dyan. Yung pala may kalaban naman pala. Oh, ang sakit noon, brado. Oh, kita nyo? Tinignan niya lang, hindi siya nagalit. Diba? Ah, ito pa isa. Panoorin niyo po. Ito, nakakaiyak talaga. Hindi ako masyado magsasalita, ha? Basahin niyo po yung ano, yung subtitle sa baba. Subtitle yung nakasulat sa baba, mga kababayan. Mas maantig yung puso po ninyo. Ayan, pwede niyo pong basahin yung subtitle. Ay, subtitle naman, yung nakasulat pala. Tignan niyo yung ali. Hindi ko kinakailangan ito. Hindi ko kinakailangan ito.
Okay. Kita nyo na. Actually po, yung video niya, matagal na yan. Nasa mga 1 linggo mahigit na po yan. Wala talaga akong planong i-content sana yan. Kaso, paulit-ulit kong pinapanood, talagang maganda talaga ito ipakita sa inyo siguro. Kasi alam ko po, marami pang iba sa inyo dyan na hindi pa po ito napapanood. Sayang naman kung hindi nyo po makita kung paano po minahal si Bongbong Marcos ng mga kababayan natin. Diba? Fish vendor, nag-ipon ng pasike 50 isang araw, 100 isang araw. Siguro yung naipon ng ali, sa palagay niya, ay sapat na para makatulong sa pangangampanya ni Bongbong Marcos na sana itinago niya na lang para sa pamilya niya, pero hindi po. Ibinigay niya kay Bongbong Marcos. Ganun niya po kang mahal si Bongbong Marcos. No po, ganun po kalaki ang suporta niya kay Bongbong Marcos, pero hindi po siyempre tinanggap ng kampo ni Marcos ni Bongbong. Ang tinanggap lang po ni Bongbong Marcos yung sulat ni ate na sinabi niya, akin na po ito. Siguro bilang alaala yon ni nung ginawa ng babae, itatago yon siyempre ni Bongbong Marcos. Ganun po kamahal si Bongbong Marcos ng kababayan natin. Lalo na kami. Hindi kami nababayaran. Wala kaming walang binabayad sa amin si Bongbong Marcos. Pero bakit nandito po kami? No po, bakit kami nakikipaglaban? Bakit namin sinasabi yung lahat ng mga nagawa niyang kabutihan at kinakalaban naman yung lahat ng mga kumakalaban sa kanya? Dahil po yan sa pagmamahal namin kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Kaya po, sa darating po na halalan, magmatsyag po tayo, magbantay tayo para hindi po tayo maisahan ng mga, alam nyo na, mga mandaraya, no? At saka, huwag nyo rin po, syempre, kakalimutan yung ating mga senatorial slate. Isama na rin po natin. Isa po yan sa mga makakatulong kay Bongbong at kay Inday Sara sa kasakaling maupo na po sila, no? Okay! Oh, shout out na po tayo mga kapel. Shout out po ulit kay Heidi Acosta, Rosalio Castillo ng Taiwan, and Castillo and Heruela family. Kay Edna Santander. Kay Noemi Manarang ng West Riverside, Quezon City. Kay Charkel 18, kay Alfie Torres ng Taichung, Taiwan, at kay Amparo Estrada. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapiel. Mag-iingat po kayo lagi. Be blessed!